Mga master, so sa vlog na ito, i-compare ko si 502H tsaka si DXVKL6000. I-compare ko siya sa harap, anong sa panel niya, anong advantage at disadvantage ito, at tapos magka-technical review tayo. Hindi muna ako magpapakita ng mukha ko kasi wala akong taga-video. Sa susunod lang muna ako mag-shoutout kasi wala akong taga-video. So magsisimula na tayo. So kay Concert 502, may dalawang input lang ito, A and B. Kay DXVKL6000, A and B, CD and BCD lang. Tapos ito, dalawang lang. Ito, marami siya. Meron siyang super bus, audio out, input A and B. Ito kay Concert 502, may audio out siya. So pag may isa pa kayong amplifier, output lang kayo dito or magli-link lang kayo dito. Dito kay DXB, wala siya. Yan, wala siyang output. Then may EQ in and out din siya. So sa harap naman, ito, may USB siya. May tatlong microphone input. May tatlo siya. Ito, dalawa lang. Sa microphone, dalawa lang. Pero ang kay DXVKL6000, may mic out siya. Yan. May mic out. Yan. Then, kay DXB, may Bluetooth siya. Ito, wala. Yan o, wala siyang Bluetooth. Ito, meron. So, magte-technical review na tayo. So, ito na. Nailagay ko na yung test probe sa output ng kada transformer. Ito. Ito yung digital. Is na nasa 502H. Ito, yung analog dito sa KL6000. So, magcha-check muna tayo bago nyan. Che-check muna natin yung output ng main voltage. Sandali lang. Ito. Yung main voltage natin ay nasa... Kamali pala yung ano ko. Hala. Check nyo lagi ko saan kayo kasi saan kayo nakalagay ng ano nyo. So check natin ulit. Ayan, putol yung fuse kasi ayusin ko lang muna. So dito tayo sa tester na lang na analog. Sinsya na, gutom lang. Nagkakamali din. 220. So, ayan. Nasa 230 tayo. So, magche-check pa tayo. Mahirap pag walang taga-video. Sandali lang. So, ito na. I-on ko na. Ayan. Yung voltage ni KL6000 is nasa... Wait. Wait lang. Parang wait lang, hindi pang focus. Ayan, nasa 52 talaga. 52 volts. Ayan o. Diyan pumapalo. So, patayin mo natin. Ayan, tanggalin natin. Lipat tayo kay Concert. So, i-on natin. I-on na natin kay Concert. Yan. Voltage ni Concert is nasa... Yan.
mababa lang sa 50. Ayan o. Hindi ko lang siguro nakalibrate yung ano ko. Try ko ulit sa digital mamaya. So sa output transistors naman eh mas lamang si DXP KL6000. Nasa 300 watts ang RMS true power niya. 300 watts kasi yung per channel is nasa 3 pair per channel. Yan. 3 pair per channel. Meron pa yan sa baba. Ito. Then ito, 2 pair per channel lang. So, sa halagang 6,999 ninyo, same lang silang presyo. Yan o, same lang sila. Ito, rack mount na to. Rack mount na to, ito, hindi pa. Parang 3RU na amplifier. So, sa 6,999 ninyo, saan kayo? DXP KL6000 o nasa Revo 2H kayo? Pero sa inyo yung decision kung saan kayo bibili.